Hello, what's up? This is Kyo Hotman. Back again for another video. Pag-uusapan natin today is about sa top 3, at least top 3 sa Play Store na mga Android cleaners. So, pag-uusapan natin dito si CCleaner, si Avast Cleanup, at saka si Nux Cleaner. So, yun sa mga nag-iintay about sa review ko about kay Nux Cleaner. Dito na yun. Let's start. Una-una, start tayo kay CCleaner. CCleaner, okay naman si CCleaner. Meron siyang app booster, meron siyang optimizer ng system. Meron siyang system info which is very good kasi pwede mong mamonitor yung activities ng CPU mo, RAM, batteries. Battery lang pala, battery. Gusto ko rin yung part na meron siyang junk cleaner. So, binubura niyo yung mga junk na mga files, mga cache files na hindi na active. At saka mga empty folders, which is very good. Okay siya overall. May mga napansin lang ako na hindi ko masyadong gusto. Hindi naman totally na hate. Hindi ko lang masyadong gusto. Meron siyang ads, syempre kasi free. Which is hindi ko siya kasi nararanasan kay Greenify kung si Greenify lang gagamitin ko. But then again, Greenify is just parang isa lang ginagawa ni Greenify. Eh. Taga four stop lang siya ng mga apps sa background. Which is, alam ko limited, pero yun lang naman talagang kailangan mo bilang Android user. Kung siguro 1 to 10, rate ko lang si CCleaner na around 5 lang, 1 to 10, 5 lang. Okay naman, gumagana siya base sa pinangako niya. Hindi nga lang kasing, hindi niya lang nga lang na-meet yung expectation ko. Nakapagbura siya ng mga empty folders, pero hindi niya lahat kasi na-detect. May mga empty folders to na hinihintay ko na burahin niya. Hindi niya binura, pero may mga binura naman siya na, which is okay, overall okay. Yun yung una, CCleaner. Pangalawa is si Avast Cleanup. Avast Cleanup, ito yung weird na part. Nung chine ko si Avast Cleanup, exactly replica niya ang UI, user interface ni CCleaner. Which is very weird. Ibig sabihin, iisa lang ang developer nila. Meron din siyang system info, meron din siyang app booster, meron din siyang meron din siyang storage analyzer, meron siyang app analyzer, app manager, something. Basta yung mga ganun. Sobrang parehong-pareho sila. Hindi naman siguro tamang gamitin ko exact. Meron naman konting differences, mga 1 or 2. Siguro mga 98 to 99% lang sila na similar talaga. Kung itong dalawang to nasa top na mga Android cleaners, tapos parehong-pareho lang sila. So, magkakamali ka ba kung pipiliin mo si CCleaner o si Ava? So, parang, di ba? Same na same eh. Parehong-pareho lang eh. So, yun napansin ko kay Avast. Ito naman, sa pangatlo, si Nux Cleaner. Yung mga iniintayin nyo. Mga kasi, alam ko, marami nagre-recommend ng mga tech YouTuber nito, which is, okay naman, actually, ito yung na-experience ko sa kanya. Compared kanina sa sinabi ko na nagagawa ni CCleaner at saka ni Avast, nakaka-detect sila ng junk files at saka empty folders. Kaso nga lang hindi nila nabubura yung mga ina-expect ko na mabura pa nila ng mga hidden empty folders. Ngayon, na-detect yun ni Nux Cleaner at binura niya, which is, wow, very impressive. Kasi iba yung engine niya, mas advanced yung engine niya, mas reliable sa support na yun. Another thing is, meron siyang virus scanner. Weirdly enough, kasi si Avast Cleanup, Avast is an antivirus company. So dapat, supposedly, ini-expect ko na sa Avast Cleanup, meron siyang antivirus, pero wala. Hiwalay, ita-download mo siya ng hiwalay kung gusto mo ng antivirus. Whereas kay Nux, meron na siyang antivirus engine sa loob. Hindi ko lang masyadong sure kung ganun ka-reliable, but the fact na meron kang antivirus na nag-iintay sa app niya, sa part ng features niya is a little bit na medyo nakakadagdag din ng confidence. But then again, sabi ko nga diba sa dati kong video, hindi mo kailangan ng another antivirus since kung may Google Play Store naman ng phone mo, meron kang Google Play Protect which is another antivirus. So magdo-double na antivirus mo. Tandaan nyo, basta may Google Play ang phone nyo, merong Google Play Protect, which is meron na kayong built-in antivirus. Plus, si Samsung, si Vivo yata, tsaka si Oppo, meron na silang mga built-in antivirus din. So, that's another 2. So, kung magdadagdag ka pa ng Nux, magiging 3 na ang antivirus mo. I don't know. Ang mangyayari yan, babagal na masyado yung phone mo. So, gusto mo ba talaga ng another antivirus?
Anyway, kung interesado ka pa rin kay Knox Cleaner, ito pa yung mga napansin ko. Meron din siyang app locker, which is kapag gusto mong may gusto kang ilock na feature na app, yung settings pwede mong ilock, yung gallery mo pwede mong ilock gamit ang app locker niya. Tapos yung mga apps and games mo pwede mo rin ilock, iseset mo lang yung pattern na kailangan mo. Okay naman siya in a way, pero napansin ko meron siyang konting flaw. Kapag ka-open mo ng isang feature, isang app or yung gallery, may delay siya ng a few seconds bago siya mag-lock talaga, nahanap ang kanya ng pattern. Yun yung mga napansin ko, pero in a way parang okay na rin kayo, parang at least meron kang ganung security feature. Ngayon, ito naman yung pinaka parang ayoko naman sa Knox Cleaner. Yung ads niya, brutal. Sobrang dami niyang ads. Yun ang experience ko, kung sa magiging experience niya. Pero sa akin, ang daming ads. Ang pinakamasakit pa rito, mga full screen ads pa. Okay? Alam nyo kasi, kapag ka ang isang app or isang game, especially app, sa apps, sa app na lang tayo, kapag ang isang app, tad-tad ng ads, alam nyo ba na para makapag-download yun ng ads, kailangan niya ng mobile data. So kung naka-mobile data ka at limited at allocated lang ang data na meron ka for the day, hassle yon. Okay, pangalawa, ang mga ads na yan, gumagamit din yan ng CPU, GPU at RAM. Para ma-show yan sa screen mo, kailangan nila ng CPU, GPU at RAM. And the worst part is, dahil nga continuous lang siya na nagda-download ng mga ads, kumukonsumo din yun ng another extra battery. So, Knox Player, ang pangako niya is i-optimize yung phone speed mo, yung phone mo, pero at the same time, may mga ginagawa rin siya para makapadagdag ng trabaho sa CPU and sa system overall. So, yun. Kaya, kinukonsider ko ang mga to na itong mga cleaner to, app cleaner, app booster, CPU cooler, at saka ano pa ba, battery saver. Hindi totoo yung mga yan. Scam yung mga yan. Okay, kung gusto nyo mapanood yung video ko about sa mga scam na mga apps, ilagay ko rito or iwan ko sa video description. Tap nyo lang yung title ng video na to, lalabas yung link about sa mga sinasabi ko ng mga nakakabagal ng mga apps like this one. And then another thing, meron pa siyang isang feature na gusto kong i-share sa inyo na napansin ko. Meron siyang app optimizer. Okay. Yung app optimizer niya, dito siya nag-fail talaga. Kasi kay CCleaner at saka kay Avast, gumagana yung app cleaner nila. Talagang fino-force-tap nila yung app. Which is, kapag fino-force-tap, hindi na syempre gagana yung app. Hindi na rin gagamit yun ng system resources. Whereas, kay Knox Cleaner, hindi niya fino-force-tap yung app. Nung sinabi niya na optimize niya daw yung app, nakita-kita ko. Pero nung pumunta ako dun sa mismong app, sa tinignan ko sa settings, app manager, gumagana pa rin yung app, nagra-run pa rin. So, fail yun para sa akin. Hindi siya talaga totoong nag-optimize ng app. So, hindi siya in a way nakakatulong. Yung app optimizer na hindi nakakatulong sa system. And there's this another one na talagang hate na hate ko. Meron daw siyang CPU cooler. Pinapakool niya yung CPU mo, which is very, very false. Scam yun, mga pre. Mga boss, scam yun. Unang-una, walang app na kaya magpa-cool down ng CPU. Okay? Para mag-cool down ng CPU, tumigil ka sa paggamit. Baba mo muna yung phone, hayaan mo naman around 15 minutes. Mag-cool down yung phone. Okay? Habang naglalaro ka, hindi niya kaya i-cool down yun. Paano mangyayari yun? Para mapagana yung CPU cooler, kailangan ng CPU din gumana. Siyempre, ang magra-run lang din naman ng feature na yun is CPU. So, paano mag-cool down, di ba? So, very, very big scam yung mga CPU cooler na yun. Sobrang hindi totoo yan. Huwag kayo maniniwala dyan. Scam yan. Okay, huwag kayo nagpapaniwala sa mga ganyan. Another, yun na yung tatlo actually. Meron tatlo. Pero meron pa akong mga gustong banggitin. Siguro bonus na lang din to. Iwasan nyo si Avira. Avira yung pangalang antivirus. Avira Optimizer. AMC Security from iObit. Kilala ko pa man din si iObit dati sa Windows din. Optimizer din. Pero dito sa Android, useless talaga siya. And tad-tad din ang ads. Si App Keep Clean full version at saka yung light version. App Keep Clean. Iwasan nyo rin yon. Si SDMade, hindi ko masyadong feel si SDMade. Ang dami ding flaw. Hindi rin siya ganun ka-reliable. So, yun yung mga na-test ko outside dun sa tatlo. My final take dito sa mga cleaner na to. Uulitin ko lang siguro yung sinabi ko para medyo ma-idea lang kayo. Hindi ko nire-recommend na mag-install kayo ng mga cleaner na yan, mga booster na yan, mga battery saver, mga CPU cooler na yan. Kasi hindi totoo yan. Scam yan. Okay? Scam.
ginawa lang kasi yung mga apps na yan para kung pagkakitaan kayo kasi magsushow sila ng ads. Siyempre dun sa ads, may bayad. Kikita sila. And kung nag-work man yung ibang mga features nila, may bawi din yun eh. Kasi para mag-work yung mga features na yun, gagamit pa rin naman sila ng system resources. So parang in-optimize ko to, pero gagamit pa rin ako ng CPU, RAM, battery, and GPU na power. So parang hindi worth it yung pinangako nilang gagawin sa CPU mo sa kapalit ng gagamitin naman nilang si resources para gumana yung app sa CPU mo, sa cellphone mo. Okay, i-guess nyo ba? Medyo magulo alam ko, I'm sure, pero useless. In short kasi, para paigli natin, useless yung mga yung app na yan. I would still recommend Greenify. Okay, Greenify. Kasi si Greenify, isa lang ang ginagawa niya and yun lang naman ang kailangan ng phone mo. Greenify is, ipo-forestop nyo yung mga apps and games na hindi mo kailangan sa background na, kasi iba na ang, kunwari, naglalaro ka ng ML. Iset, bago ka maglaro ng ML, ipindutin mo muna yung si Greenify para i-forestop niya yung mga napili mo. Kasi ikaw ang pipili kung ano yung mga gusto mong i-forestop na ayaw mong tumatakbo sa background. So on and so forth. Tapos ilagay mo sa whitelist naman yung mga ayaw mong i-forestop. Ganun lang si Greenify eh. Yun lang ang kailangan nyo actually. Hindi nyo kailangan ng mga booster. Mga peke yun para naman kayong mga inuuto-uto lang ng mga developer na yan. Kung gusto lang nilang kumita. Walang katotohanan yung mga ganyan, okay? And dun sa problema nyo naman na junk files at saka system folder na mga empty na naiiwan, ang gawin nyo na lang is every 3 months, kung mahilig kayo mag-install ng mga apps and games, every 3 months, mag-system reset kayo. Okay? And before you do that, mag-backup muna kayo ng mga files. Pictures, contacts, videos, music. Mag-backup muna kayo. Kung may micro SD kayo, go. Ilipat nyo sa micro SD yun. And, yun, kung bira naman kayo mag-i-install mga apps and games, siguro every 6 months na lang. Pero kung madalas, every 3 months. Kung bira, every 6 months. Okay, nagkakaintindihan tayo? Yun, hanggang doon na lang. I hope kahit paano nakatulong. Like I said, I will still not recommend you to install any app booster, app cleaner, battery saver, CPU cooler. Wala. Even antivirus, wag kayo mag-i-install. Pero kung talaga mapilit kayo, yun yung mga na-test ko na medyo kahit paano may ginagawa talaga. Still, I will not recommend them. Yun, hanggang dito na lang in case na mayroon pa kayong gustong pag-usapan ng topic, use the comment section sa baba. Binabasa ko yan at nagre-reply naman ako. Alam niyo naman na yan. And don't forget to subscribe if ever na hindi ka pa subscribe dyan. Don't forget to subscribe. Subscribe, comment, share, and like. Okay, this is Kyo Hotman. Talk to you again soon.